Good morning, Facebook world. This is Alan De Leon. Live na po ba tayo? Let me check. This is a very special Monday morning edition. And first time, but di ko nakikita sarili ko. Are we really live? Wait. Princess, hindi ko nakikita yung sarili ko. Ay, kita ko na. Okay. So, sorry about that. Wait. Na-delay. Okay. Ayan, so we're live. Sorry guys, medyo may konting technical lang, pero we're okay. So it's a beautiful Monday morning. This is a special Facebook Live, Kwentong, May Kwenta, na Kwela. It's all about sharing po yung mga day-to-day activities ng isang solo entrepreneur at kung ano yung pwedeng maituro, yung mga moral lessons na, mga mistakes and moral lessons na pwedeng matutunan. And to help me out, by the way, my name is Alan De Leon. And to help me out, syempre, hindi mawawala ang aking partner, walang iba kung hindi si Miss Princess Gumabon. Good morning, Princess! Yee! Good morning sa inyong lahat dyan sa Philippines. Okay, maaga pa dito, no? 9 o'clock, no? 10 o'clock dyan. So, thank you so much, no, Coach Alan De Leon, for inviting me in our partnership to help our fellow entrepreneurs dyan sa Philippines, yes, sharing our knowledge, no? And ang ganda ng topic natin today, pak na pak. Oo, kasi medyo tinat... Medyo tinatamad ako ngayon kasi tama yung topic natin. Kailangan, ano, baka tanongin, ano man topic? Ito po yung topic ha, pakita ko lang po. Ang topic po namin ay, ta-dan, yan. Pakibasa, yeah. Princess, how to be productive. Yan ang topic namin for today. Okay, yes, so. Pagkain natin yet, no? Pero oh, pushing. Bakit ka puyat, Princess? Ba, tinilian ko lang naman yung ano ko, yung ex-boyfriend ko sa France. Sa football. Ah, si Griezmann. Nanalo ba? Nanalo kami, no? Meron pa talaga akong mga effect dito, yung mapa, tapos mapapanood niyo yung live ko, no? Sobrang emotional nung place, no? Yung scoreboard. By the way, Princess, since nanalo yung team mo, nanalo din si Manny Pacquiao. Yes, actually, no, pinanood ko rin yan na umaga. Kaya sports marathon. Sobra, no? Grabe, no? Tatlong dapa. Oo. Yung crush mo, binugbog ni Pacquiao. Si Tisoy. Oh, si Tisoy, oh. Buti hindi na namog yung itong niya. Anyway, Princess, eto may mga ano na tayo, mga viewers na tayo. I-post ko lang. Yes. Eto si sino ba tong una natin? Ayan, si June Lenore. Hello, good morning, June. We also have si Darwin Royo and then si Lilibeth. Hello, Lilibeth. Ayun. Sabi ni Darwin, mabuhay. Ayan. Okay. So, thank you. Thank you for watching. Ito aming first ever episode ng Kwentong May Kwenta na Kwela. Sige, let's get it on, Princess. So, Princess, ang topic natin is how to be productive. Ano ba usually ang iyong mga routine, Princess, para maging productive? Ayan. Okay, that's a very good question. Okay, to be honest, no, guys, we have a lot of things to share to you, no? Itong mga bagay na to talagang nakatulong sa amin, no, as entrepreneurs, to you guys as aspiring entrepreneurs. But the truth is, no, it takes a lot of practice and habit, no, para maisagawa ko to. But syempre, i-share namin to sa inyo para meron kayong basis. Okay? So, para sa akin, ako personally, napakahalaga ng planner. Yan. Tuwing ini-interview ko, hawak ko yung planner ko eh. Kasi dito ko nina-notes lahat ng topic ko. Okay? And sa planner na yan, actually, nandyan din yung ano ko, ito nung May ko pa to eh. Pabago-bago ko ng daily activities. Ewan ko kung nakikita nyo. Yes, nakikita. Grabe, ang dami mong sinusulat, Princess.
Sobra, no? Day one, no? So, pwede kong sabihin sa inyo yung ginagawa ko eh, around 6 a.m., no? Nagko-commit ako na mag-jogging. Pero most of the time, nagpe-fail din ako dyan. Okay, so 50-50 ako dito eh. Okay, pero naka-set up sa mind ko, no? Na mag-jogging ako pag 6 a.m. Tapos, pag 6:30, no, naglalagay ako ng baking soda sa kilikili ko. Yikes! At bakit? Bakit may baking soda? Para saan yun? Regimen, no? Pampaganda. Skin, tawag dito? Beauty. Siyempre, para sa akin kasi ang life natin is, balance, no? Kailangan meron ka dito sa... Ang tawag dito sa physical, sa mental, emotional, and spiritual. So yung 6:30 ko, skin regimen ko yan. After ko mag-jogging, pinagpawisan ako. So kukuskusin ko na yung mga mga dead skin. Kulikili. Pang-alis ng dead skin ba yon? Ganun ba yon? Yes, oo. No? Kung gusto mo pumuti ng magandang-maganda yung kilikili mo, yung batok mo. Para pag nag-wimsot ka... Maganda yung mga... So, okay, everyday, okay. Ito, baking soda secret ako. Okay. Ito naman, di ba? Sa skin ko talagang inaalagaan ko. So, 6:30 guys, yun. Tip yan. Beauty tip yan ni Princess. Yung ano tawag dyan, Princess? Baking soda? Soda regimen. Yun, okay. Nabubukin pa. Nabubukin pa. Okay, tapos... 7 o'clock, no? Yan, nagpe-prepare na ako ng breakfast, no? Para wow. Sa amin na. Okay, 7 to 7:30. Kasi 8 o'clock papasok na siya. So, 7:30, bonding time namin yan, no? Nagbe-breakfast kami sa terrace. Habang nagbe-breakfast, nag-uusap kami kung kumusta yung trabaho niya kahapon. Siyempre, sa buhay, kahit entrepreneur tayo, huwag din natin kakalimutan yung mga mahal natin sa buhay, no? Tanungin natin sila, kumusta sila? So, yung best time talaga dyan is habang nagbe-breakfast. Pero by the way, guys, habang pinaprepare mo yung breakfast, meron akong ginagawa, no? Nakikinig ako ng motivational videos. Okay? Wow. Para sa bahay, multitasking, no? Habang naghihiwa-hiwa ka ng prutas dyan. Ano naman marerecommend mo, Coach Princess, ng mga videos na for, na motivational? Meron ba? Oo, aba, ano pa ba? Eh, di yung show mo. Yung pala yun. Uy, may life ba? Ipe-press ko yun, no? So, habang nagluluto ako, tatawa-tawa ako dun sa isang sulok, no? Ba't ka natatawa dyan? Hindi, nakikinig ako dun sa live, eh. No? So, multitask, no? Meron kang motivational, maganda yun sa umaga habang, lalo na yung mga busy sa atin, mga OFW, no? Mm-hmm. Kung sinasabi nila na kulang sa oras, hindi nila kayang gawin yung business nila, kalokohan yun, no? Habang nagpa-plancha ka dyan. So multitasking talaga. Oo, makinig ka ng Inspire TV, no? Uso-uso ka Inspire TV. Okay. Nagawa ko yan, no? Okay, para-paraan lang yan, diba? Diba? So, Princess, halimbawa, ito, may pinakita mo yung schedule mo, yung calendar mo, or yung schedule mo for the day. So, may dumarating rin bang mga pagkakataon na parang tinatamad ka, nahihirapan ka gawin, or hindi mo na-complete? So, ano ba yan? Kine-carry over mo the next day yung mga hindi mo nagawa? Of course, oo, no? Siyempre, tao lang tayo. Minsan, nalulumpat ka, parang may circumstances na harang sa'yo. Kaya nga yung ibang mga newbies, no? Pinapalakpakan ka nila, idol ka nila. Pero sa totoo lang, no? Pumapalya ka rin, di ba? Kung ay, alam nyo lang. Oo naman. Totoo yun. Oo. So, pero mahalaga, alam mo kung paano mo i... Alam mo yung priority mo. Alam mo yung focus mo na kahit ano mangyari. No, limbawa, napabarkada ka. Limbawa, o kaya nag-meet up kayo ng mga ka-office mate mo. Tapos nag-night out kayo. Wala masama doon. You need to build your mental and relationship and other aspects of your life. No? Pero ang mahalaga, dapat magba-back to track ka.
back in track. Mm-hmm. Kailangan, mm-hmm. ano eh, ituloy mo pa rin siya. Kahit ano mangyari, limbawa, goal mo, makuha mo yung highest rank sa company mo. Okay, mm-hmm. napakaganda ng mga companies natin. Ano, i-push mo talaga yon. Hindi ka dapat mawala doon kahit ano mangyari. Okay. Okay. So, Princess, di ba may tiyatawag tayo letter P, being productive. Meron isa pang P na kalaban natin, yung procrastination. Yan, nangyayari ba sa'yo yan? yes, oo. Kailan lang, ay grabe. No, kasi may ginagawa ako ngayon. No, sige, kwento mo. So may ginagawa akong ebook guys ano para sa inyo, para sa lahat ng mga newbies, no, lahat ng struggle ko, failure ko. Sobrang hirap noon pala Kuya Allen na gumawa ng ganun, no. Yung from the top, yung tipong bibigyan mo ng problema yung sarili mo ng mga tanong kung ano ba yung struggles ng mga newbie. Tapos ikaw din yung sasagot. Diba? Oo nga, masakit sa ulo 'yun. Takit talaga sa ulo nun, no? So, yung procrastination, grabe, sobra. Umaatake talaga sa akin yan. No? What if, yung mga ganun, paano kung, diba? Pero, alam mo yung determination mo. You know your goal. Okay? Alam mo yung patutunguhan mo. Kailangan sobrang tindi talaga ng desire mo na gawa yung pangarap mo para magtuloy-tuloy ka kasi marami talagang magiging mga kontrabida sa buhay. So kailangan talaga 'yun. Meron kang desire to focus. Alam mo Princess, maganda 'yung sinabi mo kanina, 'yung kailangan makinig ng Inspire TV, mga videos or nagbabasa, kasi ako ganun din ako, 'yung syempre tao lang dumarating 'yung sa point na parang isang araw, parang pagod ka, wala kang motivation. So, ang tendency na yun, tutuloy-tuloy na yun na hindi mo na magagawa yung mga dapat mong gawin for that day. So, tama ikaw. Kasi ako ganun din, nakikinig ako ng mga motivational videos. Kasi pag nakinig ka, parang babalik ba uli yung fire, yung burning desire to be able to achieve something. So, yun rin ang ginagawa ko. So, malaking tulong yun, guys, yung sinabi ni Coach Princess na kailangan, kasi wala namang ibang magmo-motivate sa atin kung din sarili natin. So, kailangan we need to seek other people to motivate us. Parang pang-ignite lang yun, pero tayo pa rin yung gagawa. So, katulad ako rin, Princess, lately medyo na-burn out ako. Marami lang mga ginawa. Yung energy ko very low. So, sa totoo lang, alam mo naman, Princess, di ba, kahit ngayon, naramdaman natin ngayon yan bago tayo mag-live. Namumunga yung mata natin. Oh, medyo low yung energy namin, Princess. Pero nung nag-live tayo, high energy na agad. Oo, bigla sumipa, no? Ganun pala din, na-overcome natin yung ano natin, no? Alam niyo guys, ito ginagawa namin ni Princess na live. After namin mag-live, napakadami pa namin gagawin ni Princess. Tama, di ba Princess? May naka-line up, yes, ka ng gagawin. So, kaya pinili mo tong umaga, di ba? Kasi tuloy-tuloy ka na yan hanggang gabi. Yes, tama ba? Yun. Tama, oo. As entrepreneur, talaga. Kasi pag nag-uumpisa ka, ewan ko kung ganito din sa'yo, Kuya Allen. When I was starting my business, sobrang dami kong ini-spend na time to learn. No? Pero nung natutunan mo na siya, iba na yung pinag-i-spendan mo ng ina-apply mo na siya. Okay? And medyo napansin ko na mas level up talaga yun, no? Mas kailangan talaga ng a lot of emotion, a lot of physical commitment, time commitment, no? Ganun. Ewan ko sa'yo, Kuya Allen, ikaw, ano ba yung nafe-feel mo ngayon as entrepreneur? Ang dami mong projects, grabe. Tonto ako. Yung home video, webinar natin. Tapos meron ka pang go live like a pro, no? May e-commerce ka pa. Talagang nawiwindam mo. Ang galing ni Kuya Allen. Ang dami mong tinutrow na values. Tapos ngayon, meron pa tayong live show, diba? So, ano ba yung pinakasikreto mo? Bakit? Paano mo nagagawa itong lahat ng mga projects na sunod-sunod? Okay, thank you, Princess, for that question. Sa totoo lang, kaya ako nagagawa yan, it's because, unang-una, siguro, ang maganda sa pagiging entrepreneur is because
yung oras mo sa'yo, that's one. Number two, since nasa bahay ka lang, instead na kasi kung, well, of course, yung ibang nagtatrabaho, I can understand, no? You have to commute, papunta sa work ninyo. So may travel element yung oras. Hindi katulad kapag ikaw ay may home business, wala na yung commuting travel time aspect eh. Kumbaga yung oras mo, katulad to, nasa Facebook Live ako with Princess, after nito, pwede na akong tumuloy for another Facebook Live dun sa class ko. After nun, tutuloy na nung sa kabilang class ko. So, at the comforts of my home. So, pwede kang mag-create ng mga iba't ibang activities at mabilis lang kasi nasa bahay ka lang. At saka may fully automated ka rin naman kung na-set up mo na. I think that's the advantage. Kaya fully motivated rin ako. Kaya lang, syempre, bilang tao, dumarating rin na ikaw ay napapagod. So, yun yung sigurong gusto ko rin i-address na to become productive, kinakailangan talaga is, yes, yung mind setting, kailangan, kasi kung goal-oriented ka at yun yung gusto mo, kahit napapagod it ka, it's not work anymore, but it's play. Parang naglalaro ka lang, na-enjoy mo, kaya hindi ka rin napapagod. Siguro physically, pero nandun pa rin yung passion mo. So, yun siguro yung isa kong mabibigay na tip na you really need to love what you're doing so that you can really move on forward kahit na nakakapagod or nakakaramdam ka ng minsan parang tinatamad ka or what. At saka yung sabi mo nga, Princess, yung motivation, na manood ng motivational videos. At the best part is yung sinabi mo yung sa notebook. Princess, meron rin akong notebook. Ito yung notebook ko yan. Hindi nga lang kasing... Wow. Hindi nga lang kasing ganda ng notebook mo, pero may notebook ako at ballpen. So tama ka, sinusulat ko rin at pag nagawa ko na, chine-check ko siya, ina-erase ko na siya. So kunwari, within the day, hindi ko nagawa, kinabukasan, titingnan ko, ano bang hindi ko pang na-cross out at nagawa. Then that's the time gagawin ko ulit. So tama yung ginagawa mo, Princess. Princess, may napansin lang ako before we proceed. Ano ba yung sticker na nandyan sa likod ng chair mo? Okay. Ano yan? Success is my duty. 10Xers. Kaya na to kay Grant Cardone, no? It says, okay. Parang nire-remind ako sa sarili ko na in anything I do, dapat 10 times. No? 10 times ng effort ko. Mm-mm. Okay, so... Ako kasi, Kuya Alan, naniniwala ako na yung life ko, no? Yung the way na... Inano ko talaga itong daily planner ko. Hindi lang siya more on 100% entrepreneurship. Pinasok ko dyan yung individual, emotional, mental, and physical. Okay? Mm-hmm. And then dun sa mga aspects na yan, no, actually ngayon talagang nag-gain ako ng weight. Hindi, ikaw alam mo yung ano ko, yung health issues ko naman nakaraan, di ba? Mm-hmm. Talagang ang dami ko naging sakit, no? Nagkaroon ng maraming complications. Mm-hmm. So talagang iniinaano ko ngayon na mag-focus ako sa health ko. Emotionally, okay na ako. 10 months nung mula na nawala yung papa ko. At mahirap. Ang dami talagang marami talagang hahatak sa'yo sa focus mo, sa goal mo. And ano pa ba? Dumating ako sa point na hindi ko na-train yung team ko. Tapos, hindi na rin ako nagko-coaching ngayon para makapag-focus ako sa team ko. Maraming bagay, no? So, kung ano talaga yung pinaka-priority mo, itira mo siya. Kasi yun yung, alam mo sa sarili mo yun eh, yun yung pinaka-mahalaga. And also, dun sa lahat ng aspect na yun, hindi porkit dinivide mo yung 24 hours mo sa physical, mga goal mo sa physical, emotional, health, and ano mo, mental mo, at saka entrepreneurship business mo. Ibig sabihin, i-divide mo na rin yung level of power na ilalagay mo sa mga aspect. Ako, I always believe, lagi mong ibibigay yung 100% mo sa bawat aspects na yun. Kasi mahalaga yun, no? Sobrang halaga nun. Kasi kung hindi, parang 50-50 ka, karamihan ng mga nangyayari niyan, yung mga talagang baguhan pa lang sa pagpasok sa entrepreneurship, no? Sinasabi nila na wala talaga akong time coach eh. Ang hirap talaga sa work ko eh. Ang hirap maging nanay eh. No? Ang hirap... ng maraming anak, ang hirap ng OFW, ang hirap ng estudyante, ang hirap pag matanda ka na, ang hirap pag bata ka. Ang daming
No? Ang hirap pag empleyado ka, ang hirap pag entrepreneur ka. Ang dami, no? So, right, sabi niya, entrepreneur siya, mahirap. Sabi niya, empleyado siya, mahirap. Lahat mahirap. No? But if you will really come to think of it, no? Lahat tayo may 24 hours. Pantay-pantay yan, no? Si Kuya Allen, hindi 25 hours yan, kaya marami siya nagagawa. April, no? Hindi 24 hours in 30 minutes, no? Pare-pareho lang tayo, guys, 24 hours. Kaya nga, sabi ko sa inyo, napakagandang strategy, no? Pagising mo sa umaga, ako may clock ako lagi, no? Itong clock na to, na lobat na yung battery, alarm clock. Lagi na pa. Okay, nilalagay ko to, Kuya Allen, sa ano, anywhere, no? Ano ba, magluluto ako, 1 hour lang yan. Kailangan okay, so talagang naka-oras siya. Oo. Lalagay ko to anywhere, no? Kailangan, okay. May nakikita kang clock anywhere. Wala kasi kami malaking clock, so ito yung maliit kong clock. So lalagay ko to sa kitchen. Habang nagugas ako ng pinggan, umaandar yung motivational video, tapos pag nakaisip ako ng topic from there, pwede kong maging live, ano yon topic yun, para ma-share ko. Naka-multitask ako on that time. Yun, oo. Para maisingin ko siya sa time. Sa time. Yes, yes. Princess, i-share ko lang rin, ha. Ito yung isang experience ko sa pag may ginagawa na ako online, alam ba? May ginagawa na ako in preparing a video. Minsan may tendency po akong sumilip kung ano nang Facebook timeline ko. Ay, ako may, ano to? So, mapupunta na po yung attention ko doon hanggang sa namalayan ko mga isang oras na pala akong nakikichismis, na napabayaan ko na yung ginagawa kong video. There are times maraming ganyan or bigla akong lilipat. Halimbawa, nasa Facebook ako ngayon, ginagawa ko yung video, parang, sandali, ano bang meron sa Facebook ngayon? Nakita ko to ngayon, mga sa timeline. Then mamaya, pupunta ako sa bagong browser sa YouTube. Tingin na ako ngayon sa mga movies, ay naubos na yung oras ko. Kaya guys, yun yung kagandahan ng sinasabi ni Coach Princess, na meron kayong notebook para makita niyo yung gagawin nyo. Make sure na wag po kayong gumaya sa ginagawa ko na ako ay namamasyal sa internet. Nasa YouTube, nasa YouTube, nasa Facebook, o minsan ang dami ko, alam ba Princess, ang dami kong napanood na video, wala akong nagawa. Grabe, no? Nangyayari rin pala sa'yo yan. Actually, mas malalayo sa akin, eh. Dahil, ang sabi naman, no? Minsan nagmumukha akong pera. Yung iniisip ko. Nakatokus ako yung goal ko, yung mga ano ko, yung mga pangarap ko, gagawin ko yan, di ba? Kaso i-check ko talaga yung ano ko, yung many chatbot ko. Oo, tapos, fire! Okay. Tapos yung messenger ko, no? I-check ko yan. Check, no? Ayan, may mga nag-i-inquire, no? Sabi ko, ano ba yan? Madami nga nagtatanong, no? Nawala na ako sa focus ko. Diba? Eh, syempre, hindi maiiwasan. Na curious ka eh. Baka mamaya, oo, same kaya. Nawala na, ubos ako. No? Princess, sabi ni Verger, yung isang nag-watch sa atin, si Bro Verger, sabi niya, same here, ha ha ha, attention ko, nawawala, nauubos ang oras ko, ha ha ha. So, hindi lang pala tayo, siya rin. O, diba? As in, we're normal human being, no, guys? Kaya, yung mga newbies dyan, no? Yes, yeah, that's good, no, na na-inspire namin kayo, na mo-motivate namin kayo. Pero tandaan nyo, kami, we're being honest, no, na talagang as human beings, madedrill ka talaga, no? Nangyayari, yes, sa amin, sabi ko, Kuya Allen. Coach Allen, no? Sa iyo video, sa akin, ano, many chat, no? May mga mag-i-inquire, no? Mapupunta ka ngayon sa pag-guide sa mga nag-i-inquire, no? Tapos, biglang mag-chat yung nanay mo, nak, may babayaran tayong ano, naku po, no? Tutureta na yung utak mo niya. Ay, oo. Diba? Yung tipo may ginagawa ka, biglang may papasok na urgent, tapos, ay, naku, nga, totoo yun, totoo yun. Diba? So, mangyayari talaga yan. Pero napakahalaga, guys, na, ayun nga, no? Sabi ni Coach Allen, we need to learn how to go back to
dun sa track natin. Kasi dun tayo magko-continue ulit, no? Tapos motivate mo ulit yung sarili mo. Tuloy-tuloy ka hanggang sa matapos mo siya. Huwag kang titigil. Kasi pag the moment na quit ka, eh wala na, no? Gandun na lang talaga yon. That's the time you lose. Okay? Exactly. Coach Princess, parang yung kalaban ni Pacquiao, nag-quit. Kaya natalo na. Nahilo na yun. Nag-quit na si Tisoy. Nahilo na. Nakakita lang siya. Oo, nahilo na nga si Tisoy. Nakakita ng mga stars yun, no? Uy, may sinabi si Darwin, sabi niya, Oo, coach. Tapos may magandang mag-i-inquire. Hindi na ako makafocus. Ha, ha, ha. Ay, okay lang yan. Nag-i-inquire pala eh. Okay yan. Cha-ching. Production yan ng previous effort mo. No? Yun. Oh, tama, tama, princess. So, anyway, sige. Summarize na natin, princess, yung ating mga napag-usapan, how to be productive. Siguro, i-take note lang natin, katulad na na-share ni Coach Princess. Coach Princess, ano yung ginagawa mo? Meron kang clock? Tama? Meron alarm clock. Alarm clock. Nalagay ko sa... Napag-isip-isip ko kasi pag cellphone yung alarm clock mo, medyo may nabalitaan ako na ano eh, hindi raw maganda na lagi mo katabi sa unan mo yung cellphone mo, tapos nag-charge. So ngayon, balik manual tayo. Yung mga sinaunang panahon, hindi na cellphone. Ano, clock, no? Clock. Clock tayo. Okay, so, after parang yan, no, daily planner. Okay, yun, daily planner. Yung daily planner, yan. So that at least, pag within the day, makikita mo yung dapat mong gawin, so para makapag-focus ka, para hindi ka gagaya katulad ko na namamasyal sa YouTube, sa Facebook, at kung ano-ano, kaya nauubos ang oras. Pero okay. Productive ka pa rin, di ba, Coach Allen? Nagawa mo pa rin yung goal mo, so give yourself a tap. Paano pa kaya kung nag-focus ka talaga yan? Ayun, wait, Princess, may maganda kang point na sinabi. Kapag ikaw ay productive at nagawa mo yung ginawa mo, give yourself at saka okay lang mag-celebrate, di ba, Princess? Tama, oo, ako lagi ko ginagawa yan. Kaya lagi ako nasa party-party. Yan, reward yourself pag na-achieve mo yung mga ginawa mo sa yung to-do list. Oo, yan. Oo. At pag hindi mo nagawa, don't feel bad, but be motivated na kinabukasan, kailangan matapos mo siya. Yan, yan. Tama ba, Princess? Oo, no? Kasi walang ibang magtatap sa shoulder mo pag entrepreneur ka. Ako lagi ko sinasabi yan sa sarili ko. Nasa mirror ako. May mga times na down ako, depressed ako, kagaya last time. Ang goal ko, matapos ko na yung ebook within a week. Kaso ang dami pa rin ideas na pumapasok, no? To throw more values, to make my product beautiful, gusto mo ibigay best mo. So hindi ko pa matapos. So sobrang pumasok ako sa anxiety, depression, procrastination na naman. Alam mo yung 8 o'clock na dapat gumising na ako. Pero hindi, mabangon pa rin talaga ako. Sabi ko, no, you have to get up. Gawin mo yan, diba? Tayo ulit. Still, no, hindi mo man siya nagawa, still give yourself a tap, no, on the shoulder. Sabi mo, okay lang yan. Gawin mo ulit. Kaya mo yan. You're doing great. Right. You're doing good. So, wala kang boss na gagawa nun para sa'yo. Ikaw lang. Right. Ikaw lang yung gumawa. Okay? Thank you very much, Princess. Guys, kung kayo ay may mga tips na gusto nyong i-share, please, isulat nyo lang po dyan sa comment box para mag-benefit at magkaroon ng value po yung mga manonood. At yung syempre, yung pag nanood sila, kasama rin namin kayo dito, mababasa nila yung mga comments ninyo. So let's help one another to become productive. Kami ni Coach Princess, mga tao lang rin kami. At ito dito po sa Kwentong May Kwenta na Kwela, is pinapakita po namin yung aming side as an entrepreneur, ano yung mga struggles at paano namin to tinatry na labanan. Katulad ngayon, how to be productive. Yes, there are a lot of times na kami ni Princess ay hindi rin productive, pero syempre pinapakita namin sa inyo na
ganito yung ginagawa namin in order to be productive. Katulad ng mga na-share ni Princess, very effective po yun, yung kanyang alarm clock, yung kanyang notebook, yan, at saka yung pag-watch ng videos, at yung pag-tap mo sa sarili mo pag na-accomplish mo. Pag hindi mo na-accomplish, don't feel guilty about it, but go back and try to accomplish it. Tama ba, Coach Princess? Yes, oh, very good, no? Tama yun. So, si Coach Alan naman, napakahalaga rin yung sinabi niya na ma-realize mo rin yung mga shortcomings mo, no? Kung alam mo sa sarili mo yan, no? Kung ano-ano yung mga pinagagagawa mo. Ikaw lang naman ang nakakaalam sa sarili mo yan kung naglalakwatsa ka sa YouTube, no? At, akala ko pa lang yung pen nangyayari at naranasan. Okay. Ayun si Coach Virtue. Okay. At least na-realize nila, no? Of course, we're just human, guys. But don't forget na talagang, yun nga, no? I-ano mo yung sarili mo. Huwag mo na makawawain yung sarili mo just because hindi mo nagagawa. Okay? Kasi oh, ikaw lang din na makakapag... Coach Princess, may action taker. O sabi ni Michelle Fontanilla, bili na ako ng notebook ko at alarm clock. Brilliant. Ayan! Idea! Yes! Very good, Michelle Fontanilla. Ang galing, no? Namomotivate natin sila. Right. That's great. So, Coach Princess, bago tayo magtapos, do you have any announcement? Mga gusto ka bang i-share sa ating audience before we end? Any announcement? Ah, yes, guys. No, abangan nyo yung upcoming e-book, no, na ginagawa ko siguro mga 2 days from now. Launching na to. Okay, this is free. Okay, this is free and this is a collection of all of the struggles, frustrations, and step-by-step guide, ano, dito sa Level Up with Apps Basic Guide. Okay, I gave my heart to this, okay, and talagang iiwan ko to sa inyo as something na talagang maging part ako ng success ninyo. And gusto ko na meron kayong... pagbabasehan, no? Because I believe not everybody has time, no, to follow different mentors, different coaches. Yan ang napansin ko sa iba. Tapos, not everybody has the ability to connect always to the internet. Diba? No, hindi lahat sa atin fortunate na meron tayong internet na makakakonect tayo lagi para mag-aral, and hindi rin naman talaga lahat ay may time, no, para aralin. So why not give you an ebook na ma-download nyo to yung from the basic, the moment you signed up, ano ba yung mga struggles na pagdadaanan mo at saan ba yung karami, kasi as a coach dati, no, Coach Allen, napansin ko, nakinig ako sa mga struggles ng mga newbies, and gumawa ako ng ano ko niyan, eh, parang what are the top 10 topmost struggles na sinesend nila sa akin, no? At saka para maiwasan na rin yung ano ko, na dederail ako minsan, eh. Dahil sa focus ko, binubomba ako ng mga ano, mga question. Ang dami, no? Grabe, no? Yun. So this is my way of helping you guys and at the same time helping myself, no? To just once and for all have your own basic step-by-step guide, ebook. And it's really fun, no? Marami mga pick-up lines para hindi ka antukin habang pinabalog mo yung manual. Pinabasa mo yung manual. And again, it's free. Okay? So you can share it to your team, to your downlines, para... And you can also use it as a giveaway to those who will sign up to you para sa'yo sila mag-join. Diba? Happy ba kayo doon? Okay, yes. Finally, no? Meron na kayong guide. Okay? So, yes, wait for that. 2 days from now, pipilitin ko tapusin, guys. Kailangan, yes. No? Talagang ang dami kong pinagdaanan just to finish this para sa inyo. Okay? Right, right. Ikaw naman, Coach Allen. No? Ano naman okay. Yung maitutro mo na values para sa mga beloved followers and viewers natin? Right. Oo. Thank you, Coach Princess. So, ako naman po, dun sa mga kasama ko sa mga different Facebook group na in-establish ko, like yung sa Go Like a Pro, dun sa Sicom. So, today, may mga schedule po ako. Pinost ko naman, so you'll be notified sa mga meetings po natin. So, thank you very much po sa pag-join ninyo. And guys, dito po sa Kwentong May Kwenta na Kwela, this is every Monday
10 o'clock a.m. Tama, Coach Princess? So, weekly yes, po namin Facebook Live ni Coach Princess ito. So, guys, tulungan nyo rin kami. Mag-comment po kayo sa baba kung may mga topics kayong gusto nyong ma-discuss namin sa anything that you would like na i-topic namin ni Princess. And we will do our best to be able to come up with a valuable topic to be able to help you out. Tama ba, Coach Princess? Yes, no, para talagang tuloy-tuloy yung success nyo, no, with ma-share namin yung mga pinagdaanan naming struggles, failures, kaingutan, personal na mga ba, hindi rin namin na-achieve yung ano, makakuha kayo na idea, ay, ganun din pala sila, no, you will realize na lahat talaga nag-uumpisa sa ganun, no, from nothing to greatness, talaga. Right. Okay? Okay, so with that guys, maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin ni Princess dito sa first episode ng Kwentong May Kwenta na Kwela, hosted by, of course, Coach Princess Gumabon and yours truly, Allen De Leon. Coach Princess, maraming salamat and I'll see you next Monday, okay? Yes, see you guys next Monday and thank you so much no, sa mga umatend early yes. this morning. May God bless you all and continue on doing your business. Do not stop. All right. Okay, guys. Okay. In behalf of Princess Gumabon and myself, maraming salamat. We'll see you next Monday. If you have any topic in mind, please hit the comment section below and we'll look at it. Okay? Maraming pong salamat. Okay, Princess, we have to say goodbye now. Marami pa tayong gagawin. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Bye.